Hello guys, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay itong 1 piso kalabaw at ang 1 piso ang bagong lipunan series. Dito guys, matutunghayan ninyo kung nasa magkano na ang mga estimated collector's value ng dalawang baryang ito. Ito guys, panoorin nyo. Ang nakikita po natin ngayon guys ay ang old coin na 1 piso na kung tawagin din ay 1 piso kalabaw or tamaraw na mayroong scientific name na Anoa mindorensis na makikita natin po sa reverse ng baryang ito. Ang baryang ito guys ay ginawa mula noong 1983 na sa tanda po ng baryang ito, bihira na lang natin makita sa panahon ngayon. Dahil nga po bihira na lang makita ang baryang ito, nagkaroon na po ito ng mataas na halaga sa mga collectors. At kung titingnan natin guys sa isang online selling platform, ito po ang makikita natin na halaga. Napakataas po ng halaga. Ayan po. Para po sa isang lumang barya na katulad nito guys, mataas na po ang price yung nakikita natin ngayon. So guys, kung mayroon kayong hawak ng baryang ito, siguro ay masasabi nyo na lang na sana mabili ang baryang nyo. O baka naman magtanong din kayo, nabibili nga ba ang baryang ito sa ganitong halaga? Ang sagot po dyan ni CCTV guys ay pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende po yan sa mapagkakasunduan ng nagbibinta at ng bumibili po. Ang numista naman guys ay meron silang ibinigay na mga prices na di hamak na mas mababa doon sa unang nakita natin. Ang 1 piso ang bagong lipunan series guys ay mayroong years na 1975 hanggang 1982. Ang ibig sabihin po ay mayroong 8 years ang series na ito. At itong hawak po natin ngayon ay dadalawa pa lamang na 1975 at 1978. At sa kasalukuyan naman guys ay naghahanap pa tayo ng 6 dito sa series na ito. Ang coin series na ito guys ay official na na-demonetize noong January 2, 1998. Ang ibig sabihin po ay hindi na ito pwedeng ipambili o hindi na pwedeng gamitin sa mga transactions mula sa pizza na sinabi. Ngunit guys, kahit demonetize na ang baryang ito, ay lalong tumaas ang kanyang collector's value. Dahil ang isang barya guys, habang tumatanda ay lalong tumataas ang kanyang collector's value. Sabi pa nga ng isang American writer na si Kate Klesa, "Just like old librarians, old coins are often more valuable than the appear at face value." Yan ang sabi po ni Kate Klesa. Kung may tatanong nyo naman guys kung nasa magkano na ang presyo ng baryang ito sa ngayon, ay mayroon po tayong ipapakita na presyo na nagmula sa online at mayroon din tayong presyo na ipapakita mula sa numista. Itong nakikita natin ngayon guys ay isang figure na nagmula sa isang popular na online selling platform. At itong isa naman ay nagmula ito sa numista. Kaya guys, kung mayroon kayong hawak na mga old coins na katulad ng mga ito, ay huwag nyo pong baliwalain. Mataas na po ang collector's value ng mga old coins ngayon. Kung itatanong nyo naman guys kung paano magbinta ng mga ganitong coins, ay napakadali na po sa panahon ngayon. Meron lang tayong cellphone at mayroon tayong contact sa ating pinagbibintahan, ay magkakaroon na po tayo ng magandang transaksyon. Kaya guys, kung mayroon kayong mga hawak na mga coins na alam nyo na pasok sa mga hinahanap ni Coin Collector TV, ay pwede po kayong mag-share ng inyong picture o video ng inyong coins sa Coin Collector TV Facebook page. At yan po ay makikita ng iba pang mga coin collectors na nagfa-follow sa ating Facebook page na maaaring magka-interest din sa iyong coins. At para lalong maging mabilis ang transaction guys, ay magbigay na rin kayo ng iyong presyo kung nasa magkano nyo ibinibinta ang inyong barya. At bago po natin tapusin itong video nito, ay gusto ko lang magpasalamat sa mga nag-subscribe na sa aking channel at nag-like sa aking mga videos. Maraming salamat sa inyo. At kung bago lang kayo dito sa aking channel guys at hindi pa kayo nakasubscribe, ay mag-subscribe na rin kayo at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating uploads. At ito ang laging tatandaan, ang barya ay mahalaga at dito sa CCTV, ito ang bida.